Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or represent those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Gumawa sila ng isang sayaw. At alam mo ba na ang sayaw na ito ay yung kantang Itinuro Mo? Hala! Mama! Ako na lang tatrabaho. Magtutulong-tulong na lang. Pangarap ko sa mga kapatid mo. Thank you po, kuya. Kompleto na po, kuya. Bibigyan kita ng pagkakataon na magkasama-sama muli ang buong pamilya mo. Kailangan mong gumawa ng 100 hand up. Sobrang nakatulong din po sila, kuya, kasi talagang binibigyan po nila ako ng lakas din po ng loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Congratulations, matutupad na ang inaasam mo. Ang haba ng pagsasama ni Zeus at ng kanyang buong pamilya ay nakadepende sa inyong apat. Ang surprise akong food! Si Mama! Kaya ako na dalawa. Kiss! Bakit si Don? Magaling po ata kung gumawa si Don ng letrato, kuya. Ready, 1, 2. Brown, gusto ko. Pareho. Pareho. Pareho tayo. Ayaw ng kulay. 10 seconds. Yakap, bro. Yuck! Oh! The Queen Mother is here! Pero iba talaga pagpamilya ng pinag-uusapan, tagos na tagos sa puso. Good evening mga pamilya, all over the World Wide Web, and you are logged on to pinoybigbrother.com/liveshot. Ito po ang inyong source ng lahat ng mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Kami po ang PV737 Online! Ang ganda-ganda ng shot ko dito, biglang pagdating dito. Pero hindi ko na alam eh. Grabe mga kalaban. Nagpa-lex ka for tonight sa ating viewers. Pinasabog mo. Very relaxed lang ang ating outfit ngayon. Medyo nakapaghanda ng konti. Pero grabe, nakita mo yung ano? Ang ganda ng episode natin kagabi. Sobra, di ba? Busog na busog. Ako, hindi pa yun ang makaget over doon, Chong, sa 100 handstands. Stands. Within 100 seconds. Mm. Dancer ka. Kayang-kaya mo bang gawin yun? Diyos ko, hindi. May naisip ko bang dancer sa ASAP na kayang makagawa nun? Ikaw. Wow! Ano ba? May naisip ko talaga. Hindi ko alam. Even ang G4 siguro kaya. Hindi. It or takes a lot of years to practice kung yung ganun. Kasi naalala ko... Ang hirap nun, ha? Nagsisimula pa lang ako si Zeus kapag nakakasayaw namin. Nagagawa niya na talaga yun eh. Oh. So kumbaga natural na sa kanya yun. Tsaka, isipin mo sa family reunion, napasama pa tong si Don, ha? Tsaka dala-dala ni... Dinala ni Zeus si Don sa nanay at tatay at sa mga kapatid niya. Mm-hmm. Diba? May mga ganong galawan. Pero, ang matindi doon din, itong Belo na rin, eh. May moments din sa loob ng bahay ni Kuya na hindi natin maiwasan. Pero, di ba ano yun? It's a very Filipino way na kapag dinala mo yung special someone mo sa pamilya mo, oh. It means something. It means something talaga.
And nangyari yun kagabi sa bahay. May pagpapakilala na. Pag-usapan sa natin pa rin. May Zeus ko doon na talaga. At of course, Team Onliners, napanood nyo rin kami ngayon sa PBB 737 Livestream Channel 85 sa Sky Cable. At marami rin salamat sa mga nanood ng replay. Kagabi, pinanood ko yung replay natin. Nag-monitoring ka na naman kagabi. Oo. Kaya pinatanggal ko yung chips ngayon. Ayun, bakit? Kasi pangas ako ng pangas. Ngayon pala yung nangyari. Kasi mas nakafocus ako doon sa chips kaysa doon sa pananalita ko. Ayan, sa Channel 9 on Sky Cable. For the latest updates tungkol sa bahay ni Kuya, log on to pinoybigbrother.com at naka-flash sa inyong mga screen ang aming social media sites. And our hashtag for tonight is hashtag PBB737 Queen Month. Nako! Carla Estrada is in the house, mga kapamilya. Ngayon, sari-sari po mga komento na kuha natin sa pasokan ng ating Queen Mother sa bahay ni Kuya. Kaya babasahin po natin yan sa PBB737. No filter. Starting off with, aba, talaga naman ang ating si Kirk. Si Kirk po kasi mga pictures na pinapakita po natin. Ayun, ito pa na. Ay, hindi. Dinelete na niya. Nabash na siya eh. Nabash na. So, na balikan natin. Na tayo sa no filter. Sorry. Ito, ito. Sabi ni ako si Girl Walay. Hi, salamat PBB. Buti wala na masyadong tumiho ngayon. Nakakasawa na sila. Hindi naman kasi PBB tumiho edition to. At tulad nga na sinabi ni Direk Loren, di ba? Yung primetime slot po natin kasi is reserved or is given to people na iba talaga yung pinakitang iba na kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi siya dahil bias po ang PBB. Kung may mga ganap, syempre, within 30 minutes, kailangan mo i-air yun eh. Pero kung gusto mo talaga makita yung mga totoong kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya, live meron naman tayong live stream na mapapanood nyo rin. Oo. Ito naman, sabi ni at Christina 44570, nakakabilib talaga si Sus. Lahat kakayanin para sa pamilya kahit imposible. At MJ underscore Sula, one of the best PBB episodes ever. That's true. Heidi Umaga Acuña says, huwag kayong magsalita ng di maganda. Wala kayo sa loob ng bahay para malaman ang buong storya. Huwag kayong manghusga sa iba kung sa sarili nyo pa lang, malala na at puro kapintasan pa. I like you, Heidi. We like you so much. That's true, di ba? Mahusay. Heidi, you are welcome. So, PBB house. Very senior ang pagkasay ng mahusay. At sabi ni Tina Moran, Big Brother, instead magpasok ng mga celebrities para mapag-usapan ng PBB, give a chance sa lahat ng housemates para sila ang pag-usapan at huwag puro love team na lang nakakasawa. Okay. Kumbaga, kabalik tara ni Heidi itong si Moran. Oo, si Moran, si Miss Moran. Mabuo na tayo. Maraming salamat po sa ating mga... Pero di ba, nakaplano naman talaga yun because 737, ang 3 doon is 3 celebrity housemates. So ano, wag na lang namin itutuloy dahil ayaw mo. Hindi pwede. Masusunod kami. Hindi, pero masusunod si Kuya. Ang rason naman kung bakit nagpapasok po kami ng 3 celebrity house guests eh mas para mas makilala pa ng lubusan at ang ating mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. At yun nga, sa tulong ni Enchong dati, mas nakilala po natin ang ating King Big Four. At ngayon, hoping po kami sa tulong po na ating Queen Mother, mas makilala po natin ng bongga-bongga pa. Ng bongga-bongga pa. Ng bongga-bongga pa ang ating mga housemates. Mga bongga-bongga. At tulad ng sinabi ko, ang nangangalib ngayon sa ating mga housemates, tatlo po mga kapamilya kung hindi niyo po alam. Yan po, si Jesus, si Jameson, and si Richard. At last, kahapon lang, nakausap po natin ang loved one ni... Okay na ba? Ah, si Mikey pa nakausap natin. Ngayong linggo. Oo nga pala, no? Lunes lang pala ngayon. Okay, today, pasensya po ha, kasi is Tuesday. Iba po kasi ang timeline natin ngayon, mga iba ang galawan sa Japan. Pero yun nga, iyan po, once again, sina James, Richard, at Zeus. At first time na manominate nga ni Richard. At para mas lalo pa natin siyang makilala, eto, kasama po natin ngayon, ang kanyang Daddy Nitsa. Daddy Nitsa! At kung ikaw ay nakatawa, diba? Kamusta po kayo? Good evening. Upo po kayo, sir. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Pwede bang kantayin yung konting chinito lang po? Alam niyo po ba yung kantang yun? Chinito? Yeah. I think
That's one of the favorite songs of Richard. Na yes. Yes. And it's very famous. Yeah, it's very famous. Pero hindi ko minsan eh, pag nasa kwarto siya, yun lang kinakanta niya. Eh. Sabi ko, oh, Chinito. Pwede nyo bang so, katayin ng sabay? Kahit chorus lang. Sabayan kita dahil. 5, 6, 7. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Anip! Ayos! Ah, singer pala itong si Daddy. Hindi naman. Pero welcome po kayo sa PB737 Online. So kamusta po ang pakiramdam? Okay naman. Medyo tense lang kasi first time to be nominated si Richard. So after 8 weeks, so we're expecting this nomination sooner or later. So it happened so suddenly, nakasanay kami na, oh, walang nomination si Richard. Mm. Bigla na-nominated, so medyo konting tense lang. At saka mahirap yung naging nomination last week kasi harapan pa yung naabutan ni Richard. Yeah, How did you feel when the other housemates nominated your son? Okay, it's the first time, so medyo na-feel ko yung tension niya because after all, anak ko naman siya. Kilala ko talagang yung nasa isip niya, yung pagtakbo ng isip niya. Mm-hmm. So, medyo na-tense siya, medyo siya disappointed, and he thinks he's performing well. But you know, it's a moment that you're going to expect sooner or later. So, medyo nabigla siya, pero I think it's part of the game. It's a competition. Part of the program, ika nga nila. Yes. At ngayon po, pag-uusapan natin lahat yan mamaya. True. Kasi Daddy, ito, nominado nga po yung anak ninyo. Pero narito, balikan natin yung mga naging rason ng ibang housemates kung bakit siya na-nominate. Panoorin natin, PBB 737 Rewind. Minsan, hindi ko siya maintindihan. Meron siyang sariling rason sa mga task. Until now, I see him as my biggest competition, and I think his lack of discipline, sleeps a lot, and doesn't do chores. Sorry, bro. Richard. Ako na yung lumalapit para maging close, pero ikaw yung lumalayo. When someone sees you a big competition, mm-hmm. isn't it somehow a compliment? Diba? It is, diba? Medyo yes, positive thing so. Siya. Yeah, sir? Positive. Definitely, parabang ang nafe-feel ko yung motivation ng nomination niya is more of competition rather than maybe something else. Kasi you feel fear na, hala, baka hindi ako maging big four or hindi ako manalo dahil sa'yo kasi feeling ko, ang galing-galing mo. You're outshining me. Oo, tsaka parang nasa yung suporta ng taong bayan kasi you're a good person eh. Siguro nga po, I would agree to a certain extent, yes. Mm-hmm. Pero dun sa isang comment naman, Daddy, how can you say na sinabihan si Richard na lack of discipline? Hindi siya lack of discipline. Kasi nakikita natin ever since from the first episode, talagang dedicated siya. He's been showing himself his leadership qualities, yung dedication niya sa mga ano, pagmamahal niya sa mga ibang housemates. So, nagugulat lang na kulang siya sa discipline. No. I think it came from somebody who just entered the house and merong hidden agenda siguro yung pagsasabi. Napalayasin siya. Yeah. Pero paano dati yung sinasabi nila na natutulog daw palagi? Hindi naman, kasi wala ako doon sa bahay. Pero si Richard is not really matulog. You know, so far, hindi naman siyang matulogin na kinukomment ng ibang tao. When it comes from several people, then I would have a very big tendency to believe. Pero kung isang tao lang sinabi, I wasn't there. That person only said it. Maybe, by again, chance. May hidden agenda lang or ano. So, yun lang. Kasi makikita mo na yung comments niya. Importante yung sabi niya, competitor. Sorry, not competition. Wrong grammar. Competitor. So, yun ang unang sinabi. Hindi gumawa ng household chores. Pero alam mo man, nakikita natin noon, it was played on. Kitang-kita ni Kuya lahat ng mga ganapan. Yung sinabi naman, Daddy, ni Zeus, na parang
kami yung lumalapit sa'yo, pero ikaw yung lumalayo sa amin. Para ang hirap i-reach out si Richard. Siguro kasi hindi sumasayaw si Richard. So maybe that may was one of the things that maybe siguro mas mabagal siyang matuto ng pagda-dancing kasi iba yung approach eh. That is the only possibility na napapansin ko. Baka yun ang possibility na sinasabi. Medyo dehado siya for this weekly task. Yeah, medyo parang medyo na konting out of place when it comes to dancing. Kasi yung mga housemates natin talagang ano yun. Yeah. Pero you can see naman from the first dance steps that you saw until the last episode, malaki na yung improvement niya. Mm-hmm. So talagang he's trying hard to catch up. Mm-hmm. Siguro yun lang, hindi si Richard lang masyadong maabutan yung pagda-dancing niya. Ayun. Pero ako, Daddy, I'm so happy na nandito ka kasi I had a chance to be with Richard for a little days. Time. More than a week. Ayun. Tapos napagkwentuhan ka namin. Tapos sinasabi niya na, I'm so touched sa ginawa ng daddy ko because you're into business, di ba? Your family is so much into business. And then si Richard, all of a sudden, ibang landas. Kumbaga, he's into modeling. And now, he's entering PBB. Nung nalaman mo daw na pasok siya sa Pinoy Big Brother, umuwi ka talaga ng Pilipinas to support him. You were there nung kinulong na sila, nung in-isolate na sila. And hindi mo daw si pinipilit sa kanya na, Richard, you just have to be in this business, ganito, ganyan. You're very, very supportive. You opened your doors for all the possibilities. Iba yung kabataan ngayon eh. Kung anong gusto nila, doon sila happy. Mm. And nagusto naman sila ng mga wonders, yung mga fans na tawag ng wonders. Mm. So I can see the response. So okay lang, kung anong gusto niya, okay lang. So I'm there to support him naman. Daddy, saan po ba kayo nakabase talaga? Sa Hong Kong? Hong Kong. Yeah. And then you stayed there talaga? Yeah, I stayed there talaga. What really urged you or pushed you na, okay, sasuportahan ko tong anak ko? Yun ang gusto niya. Ang sabi niya, Dad, are you going to support me? Sabi ko, are you sure? Have you made up your mind? You know, the insecurities, the perils of the entertainment business. Sabi niya, alam ko na yun. Sabi ko, gusto ng mga tao. Sabi ko, I can see his popularity naman. Mm-hmm. Edi, give it a try. Well, I mean, like, we all know that I'm not the type of person that hides my emotions. Like when it comes to like I'm not happy with what happened. I mean I'm not happy today. I'm just gonna show you I'm not happy. And of course I'm not happy today because. And people need to respect that because that's you. Yeah. And like I mean like what happened last night and then had a bad start to the day. And that's the thing. Like I'm so hard for me to hide emotions. And so hard for me to hide sadness or. Hide anything really. Like, it's okay to show those emotions. It's good to show emotions. But you can't let that drag you down. You've got to get up and keep moving. You know? Like, you were on top of everyone on the first batch of housemates. But because things are changing, you gotta see that the changes and see where you're supposed to be. If you need to step like 10 steps up, you gotta do it. Because if not, then you won't go. Mm. You're not feeling good, are you? I think when Philip left, that really got me. Ayun. Daddy, does it bother you kapag nakita mo si Richard na nasa ganong state? Okay, siyempre naman, nababothered din ako. And I can feel what he's feeling kasi... Because he's sad. Ano yeah, he's sad, yeah. I think na-feel na yung kalungkutan na si Miho nagbigay ng 2 points in the 2 consecutive nominations. Parang, ang feeling ko lang, parang he feels so close to Miho. Uh-huh. Pero si Miho, binigyan siya ng 2 points. Medyo talagang... Malalayo. Siguro pag feeling ko lang, I might be wrong, si Jameson, binigyan siya ng 2 points dahil competition. Si Zeus, binigyan siya ng 1 point. Para bang expected, come on guys, this is a competition. You expect these things. But saka pakunti na pakunti sila eh. The people na pwede mong iboto, kukunti rin. Yeah. So kayo-kayo na lang. Pero doon siya na-hurt yung coming from Miho. Pero palagay ko yung coming from Jameson or coming from Zeus. Para bang na-accepted niya. I'm not sure if I'm right, but... It's probably the reason they gave, Miho gave
towards Richard. Kasi parang feeling niya, it's betrayal. Kasi close tayo eh. Oo, nga, why would you give me 2 points? Yeah. Siguro ganun yung... Pag 1 point lang siguro, okay lang naman. Pwede pang pabayaan. So, pero ito tsaka at the same time, yung reason, ba't di mo sinabi sa akin na iba pala yung datingan ko sa'yo sa weekly task? Iba pala yung iniisip mo sa iniisip ko. Dapat sinabi mo na lang sa akin para at least naayos natin. Tama. They worked together naman sa restaurant task. That's true. Which oo. They succeeded and then talagang maganda naman yung pag, ano nila, yung pag teamwork and then they won. So, yeah. I'm just curious, Daddy. How does Richard handle pressure or moments like this one? He gets a bit sad but after a while, pag na get over na niya, then he has to move on. Pero yung pagkaka-emotional, gusto ko lang sabihin na when he was a kid, a teenager, he was never emotional. He was a very strong person. Pero nagulat lang ako, nakita ko siya sa PBB, he was getting emotional. Hindi ko ma-understand. So probably it's the pressure of being incommunicado for several weeks. I think it's also the best thing about PBB, that you get to see a side of your closest one, which is like your son. Another na face. Na hindi mo nakikita, di ba? Oo, hindi ko nakikita yun. Hindi siya noon, pinapalo ko nung mga 7-8 years old na matigas ang ulo. Naku, he just stood there. He wasn't crying. He just talagang pinapalo ko. Ganun pa rin siya. At least dad, now, alam mo, kapag uwi mo sa bahay, kung gusto mo makita si James, si Richard na umiyak, sabihin mo lang, I'm giving you 2 points, son. Iyak na yan. Na talaga bibigyan ko ng 5 points. Oh, yun. Kasi may reason pa. Harapang nomination dapat, ha? Kasi dad, yung 100 seconds ninyo na encounter, you and Richard, I think that's a very strong impact. No? Yeah. Na makita mo, ay, nasasaktan, namimiss ako ng anak ko. Di ba? Mm-hmm. I'm sure ikaw din, daddy, hindi ka rin very emotional, pero for that moment, I was very emotional for that moment because, syempre, I haven't seen him for 7 weeks at that time. Biglang ko nakita pagkatapos eh, na-touch ako kasi sabi niya sa akin, oh, kumusta na si Lola? Na-touch ako doon pag tinanong yung sa mami ko because my mom is 93 years old. Mm-hmm. And that was his second question. So talagang loving son. Mm-hmm. Napapansin ko, Daddy, medyo naging emotional po kayo ngayon. Gaano po ba ka-importante itong moment para kay Richard? Whatever, bahala na yung si Lord. And then kung manatili siya sa bahay, okay. Kung ano, whatever, we just leave it to fate, no? Pero kung susuportan siya ng mga fans nila, so please give out your support, edi tuloy natin yung pananatili niya sa bahay ni Kuya. That's true. Well, Daddy, dahil dyan, Daddy. Daddy, gusto ko lang malaman eh, kasi I know you miss your son so much and I know how much he misses you as well. Alam ko na there's this chance, siguro, na makikita niya to very, very soon pa. Pero just in case, ano po ba ang gusto niyong sabihin kay Richard? Ano po ang nilalaman ng puso niyo? Just be strong, Richard. Eh, ganun talaga, it's a competition. You know that there are winners and losers, so you have to be prepared for everything. But that's here supporting you and your Wanderers fans, so whatever. So be it. Pray to God. And let's be honest, in the real world, mas maraming competition ang haharapin ng bawat tao. Diba? That's true. This is just, siguro mas sensationalized lang because it's on TV. Yeah. But sa totoong buhay, competition is every day. Alright. At dahil dyan, Daddy, makipag-competition ka na dito sa mga tweets ng mga tao. Ito, Daddy, mag-react ka. Opo. Sabi kasi ni Senora Maris, may attitude si Richard. Namimili siya ng maging close. Jameson and Zeus, try lumapit sa kanya. Deadma. Mm. Now, isinalin na niya si Miho. Deadma na rin. Nako. Si Richard, to be honest with you, is a very dedicated at very loving person. Kita mo yung mga naging kaibigan niya, yung talagang ordinary persons like si Daddy Roger. Mm. Even si Miho, si Krisha, Si Joe before. He's friends with everyone. Nung may dumating na second batch, medyo siguro na disoriented siya. So, para bang may bagong taong pumasok, syempre, yung relationship niya with these new people who came in versus relationship niya sa first batch, syempre, iba. Mm-hmm. Kasi Richard treasures talagang, he's a person who talagang tumatanaw siya ng utang laro. Mm-hmm. Katulad ng pinili niyang date.
Si Krisha, bakit? Kasi si Krisha daw ang unang nakita niya sa loob ng bahay ni Kuya. Mm. That's utang na loob. Ba't niya sinave si Roger? Because sabi na si Daddy Roger is a daddy to everyone and he thinks Daddy Rogers needs it. So, yung sa comment naman yung sa second batch, merong siyempre, when you compare first batch and second batch, you give priority to the people who've been loyal to you and vice versa. That's true. So, siyempre, pag comparing first batch and second batch, I can understand how he feels na siyempre priority yung first batch and second batch. Tsaka, to be honest in my opinion, siyempre yung second batch may konting unfair to a certain extent dahil hindi sila as pressured as the first batch. Mm-hmm. They came from the outside world. They saw what things have been happening. So, may advantage sila. So, he feels he's at a disadvantage. So, para may konting, should you say, attitude or whatever. But from a psychological viewpoint, may point naman yun. Meron. Very reasonable si Richard. Ito naman, Daddy. At ang angas mo, _ girl. Nandyan pa pala si Richard. Akala ko wala na eh. Invisible kasi siya. Parang mata niya. XOXO. Ay, oy, grabe. Pag-physical na ang tinira mo sa mga housemates. Parang it's below the belt. Kasi, so, ganun din ba ako? Invisible din. Oh. Kasi chinito kami. Diba? Pangit naman. Huwag mo na lang yan, Daddy, sagutin. Oh, not hindi worth. Na kailangan bigyan ng panahon. Eto. Stop saying that Richard Juan doesn't deserve to be in PBB because he's Chinese. That's being racist. Let's look at the person based on what's inside. Correct po. I would like to say it officially that Richard is a natural-born Filipino. Mm. He holds a Filipino passport. May mga pagpapatunay si Daddy. Yeah, po ba and under dyan? Philippine Constitution, guaranteed siya to run for any position in the government, like you, Robbie, just like you, Encho. And he only carries one passport, and that is Philippine passport. May mga proofs ba? I think PBB was able to see the passport of Richard. Hindi ko dala yung passport. And aside from that, yung lolo ni Richard is a Philippine war veteran who risked his life fighting the Japanese together with Filipino and US soldiers. Oh. So kung mailibing si his grandfather is 80, 90 years old, buhay pa rin siya. No, buhay pa rin siya. Just in case he can be eligible to be buried in the libingan ng mga bayani. And meron siyang medals, I'll show you po. Yes po, Daddy. Nako. Sakto-sakto may mga representatives po kami dito from DOJ. Yeah. Na pwede magpatunay. Hindi po si Secretary Marge. Ito po yung medals na binigay sa kanya ng US government kasi ito po yung Philippine Veterans ID niya, World War II veteran. Ayun nga, nagsapalaran ng buhay niya, ng lolo niya para sa mga Pilipino. Fighting together with Filipino soldiers in US against the Dati, dami ng dokumento talaga nyo. Grabe. Ilatag natin. Parang ito, tumang-tuwa na po kami. Ito po yung galing sa US government. Ayun, oo nga. Na binigyan siya ng certificate. Si Lolo po ba dala ninyo rin? Hindi po yun. Kasi sa bahay po si Lolo. Ano ba? Bawal po siya dala. Kasi parang yun talaga yung magpapatunay eh. Oo. Tsaka talagang nagservisyo siya sa Philippine government. Mm-hmm. Humility aside, nagserve din ako ng 7 years to the Philippine government. May medal siya. During war? Hindi naman po sa war. Okay. Nagulat ako. Nagturo po ako ng 2 years sa University of the Philippines, Diliman College of Engineering as a faculty member for industrial engineering. Meron po ba kayong certificate? Po, kasi biglaan, kahapon lang ako na-inform, but pwede kong ipakita yung mga lumang dokumento na napapakita yung pangalan ko as a test new paper faculty, ba mem- Ay, ne, faculty, faculty pala. Member. Okay. Ito po yung curriculum, yung mga class schedule. This is grabe si Daddy! Nandyan yung pangalan ko po dito. Yeah. Daddy, I think mas Pinoy pa kayo kaysa sa akin. Yeah. Nahiya naman ako sa mga pinagagawa ko para sa bansa natin. Yeah. So talagang grabe kayo, Daddy. Richard is proud that his parent or his father and grandfather did really something for the Philippine government. So yung mga nagbabash na Chinese si Richard, kaysa bumalik ka na sa China, sabi ko, I feel so hurt because these people don't know what his father and his grandfather have done for the Philippine government and for the Philippines. Ngayon lang yan, Daddy, kasi talo tayo sa gilas. Pero po, ito po yung... Binalik mo pa eh! Pero ito, Daddy. Okay na nga ako eh, nakamove on na ako eh. Magmove on ka rin, Robby. Yeah, matino, good example sa mga kabataan, may good values. BB, Richard, pagsubok lang yan. Support. Yeah, thank you. Yan, Daddy, message mo sa lahat ng supporters ni Richard na lang.
Okay, I feel so blessed and on behalf of Richard, nung na-nominated si Richard, ang daming heartwarming, supporting tweets and like messages from the Wonders yung supporta ni Richard. Happy-happy sila na, happy-happy ako nakikita ko yung really worth yung mga tweets na yung pagmamahal ni Richard sa mga supporters niya. And I think, can I appeal to the audience to support go Richard? Ahead, yeah. Go ahead, Ani. Supportan niyo si Richard because siya ay isang magandang role model sa kabataan today. He has devoted his time and efforts to finish his school despite also being a model and guesting in some TV shows. And then talaga mapagmahal siya sa mga kaibigan niya. He's very loyal to his friends. He's very dedicated. And tsaka nakita natin din doon sa PBB during the first few episodes that he has demonstrated his leadership skills. Maski na sa UP, joined din siya sa mga UPJMA organizations in organizing parties for fundraising purposes, humahanap ng sponsors. And then nakikita mo talaga siya, talagang loyal siya sa mga taong na napagmahal sa kanya. Marunong siya magtumanong ng utang na loob sa mga kaibigan niya, mga relatives niya. Ganun. So tuloy po sana ang pagsusuporta niyo sa kay Richard. So that's BB space Richard. It's sent to 2366 for all networks. Grabe. Tinitingnan ko pa rin itong mga ano, documents niyo, Daddy. 1980 to 1981. Opo, that was when I taught in UP College of Engineering, industrial engineering courses. Grabe no, dito po sa kabila, Department of Botany naman. Ay, si naman, iba naman yun. Kasi ano mga Professor Torres. Oh, Oliver. Grabe! Ang tindi naman itong mga dito. Tsaka meron pang Concepcion Mabet, oh. Oo, Department of Makeup. Daddy, maraming maraming salamat po at maraming maraming salamat for bringing all this stuff dito sa PBB. Sobrang nakakatawa and thank you for being with us. Thank you so much din po for inviting me because opportunity para maipakita ko yung mga nagagawa ng mga parents at ni Richard for the Filipino people. Maraming maraming salamat sa kilala po namin, Sir Richard. Palapa po natin, Daddy, next! Daddy! Daddy! Maraming maraming salamat po. Thank you. May bet! Kung may nangarib na lumabas ng bahay nitong Friday, last weekend naman, ilan sa ating mga kapamilya ang pinalad na makapasok sa loob ng bahay ni Kuya para sa isang tour ng mga... Alin? Ha? Nang alin? Hindi, kasi na-disturb pa rin ako sa botany. Ay, nako, itong botany talaga. Oo, okay. Oh, grabe. Naalala ko na yung classes ko. Nee, pero yung mga kapamilya natin, nagkaroon ng chance na makapasok sa bahay ni Kuya sa tulog na ating mga housemates. Laway ba yun? Habang natin-tour nga... Sorry, sorry po, Daddy, ha? It's okay. Habang tinuturing nga, habang tinuturing nga ni Roger, yung ibang mga kapamilya natin, si Jimboy may napansin at kung ano ang nakita ni Jimboy, panoorin po natin first time sa online. Laway nga, Daddy. Dito po tayo, ma'am. Sorry, sir, dito. And now, this is the girl's room. Kapatid mo, nga ano kamukha ko? Promise ka kong tita mo. Talaga? Oo. Ah, yung talaga. Tsaka pinisan ko. Oo. Oh, tsaka yung away. Mama na ex ko. Mama na ex mo? Oh. Where? Si Marielle? Ay, si Marielle! Marielle? Marielle's your ex? Marielle's your ex? Bidug-bidug. Ex mo? Ex ko si Marielle. Wala na ex mo. Tapos yung mama yun. Awkward ba? Hindi na kagandang yun. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Maraming salamat po! Magpaturo! Mababati! Saan si Maya? Saan kapatid ko yun? Ah, what? Mas ko lang. Biglang bumagsak na lang po yung luha ko kanina, kuya. Naalala ko lang po lahat ng nakaraan ko, kuya. Hindi ko po alam, kuya. Kasi naisip ko lang po noon nung dating ako na patambay-tambay lang na simpleng mag-aral lang, simpleng service crew, si basta ganun ko yan. Hindi ko po alam kung bakit ganun. Ba't bigla akong pag naisip ko po yung mga yun, kuya, naiyak ako. Dapat i-enjoy mo lang lahat experience na nararanasan mo. Kung tutuusin,
ay napakapalad mo. Lagi mong iisipin kung para kanino mo ito ginagawa. Opo. Alam mo ba kung bakit ko talaga sila sobrang favorite? Bakit? Because when I went there, syempre artista na ako sila. Bukod sa mga nakasama sila sa mahabang panahon, tapos nung pumasok ako, sila yung normal. Ako yung artista na pumasok. Tapos nung lumabas kami, parang pakiramdam ko, ako yung naging normal, tapos sila na yung artista. That's the reason why naluluha si Jimboy and namimiss din ni Ilona and lahat sila, di ba? Feeling ko kasi, at the same time, na-overwhelm sila sa mga nangyayari sa buhay nila. Like, syempre, coming from the Big Brother house, sila natirang apat, kung hindi naman sila lumabas talaga, hindi nila malalaman kung gaano sila kalaki dito sa outside world. Eh nung nakita nila yung taong bayan talagang, uy, ano nangyayari? Ano nangyayari? Bago to para sa akin. Lalo na pumunta sila sa mga kanya-kanyang mga hometown nila. Diba? Ibang klaseng clamor yung nakuha nila from their and people. And I think that's a good reaction from someone na may pagbabago sa buhay. Because siya mismo, thankful lang siya. Yes. Hindi siya yung nagre-react na parang, see, ganito na ako ngayon. Oh. It's not like that. For Jimboy, parang naluha siya because sinabi niya, di ba, dati tambay lang ako, pero ngayon po, ang dami na pong oportunidad na bumuka sa buhay ko. He begins to appreciate those things na hindi niya masyado nabibigyan ng pagkakataon na maisip pa. Yun ang magandang naidudulot ng PBB rin eh. Papakita ba natin sa prime time? Or ano? Nako, dito lang exclusive, yan. Exclusive dito sa Team Online. Nako, Team Online. So, ang dami ng mga exclusive natin na nakikita. Kaya naman kung si Jimboy naapektuhan na makita niya ang kanyang pamilya, ilan naman sa housemates ang talaga namang kakaiba ang epekto sa isa't isa. Sila rin ang mismo ang nag-coin ng term na Koryente. At narito ang ilan sa mga nakaka koryenteng eksena sa love team ng Tumiho at Zuzco Don. First time sa online. For the queen. For the queen. You alright for this? Yeah. For the queen. Sorry, queen. I'm taking. Hane. Wait, what? Beatbox. Sa'yo, hindi. Ito. Sira. Oh, no, naman. Antay. Kanina. Ngayon hindi. Hindi ako mag-sorry. Malungkot ko. Ha? Malungkot ko. Malungkot ka? Bakit? Kasi, kuya, may guitar. Wala na. Kinuha ni kuya. O, di ba, lagi ka nag-gitar? Araw-araw na. Ay, malungkot ka? Oo. Eh, sabi mo kay kuya, kuya, gitar. Ano, bakit mo kinuha? Sabi mo. Okay. Thank you, po. Parang bata to, sira ulo mo lang. Ay! Online na tayo, online na tayo. But, bakit ganyan? Sandali, bakit ganun? Sobrang kuryente moments. Grabe yung mga nangyari. Grabe! Alam mo, na-hurt ako para sa isang housemate natin dati. Sino? Si James. Kasi, di ba? Di ba? Nung si James ang nangangat kay Don, may reaction eh, nagagalit siya eh. Pero nung si Zeus na, yung medyo gumagat, siya yung nangangat. So, nasa anong hustisya? Grabe! Grabe. Di ba? Kung James, kinunod ka man, na-hurt ako para sa'yo.
Pero napansin ko lang, Ate Amo, si Miho, very Filipina yung features, tapos si Tommy, very foreigner. Si Don, very foreigner, tapos si Zeus, very native. Native chicken. So, di ba, parang ang cute ng mga pairings natin. Lahap mo na sinabi. Lahap mo, native chicken naman. Tama nga. Ang galing yun, no? Oh. Iba talaga yung... Pero ikaw, sangayin ka ba sa mga nangyayari ngayon sa loob ng bahay ni Kuya? Like, yun sila, may mga... very, very comfortable sila sa isa-isa. Robby, bakit natin pipigilan ang sumasabog na pagmamahalan sa loob ng bahay ni Kuya? Ang kaya lang natin gawin, umupo dito at panoorin ang kanilang umuusbong na pagmamahalan. Yes. At mag-comment. At mag-comment, oo. Sa mga native chicken. Oh, pero kanina, nakita nga natin sina Zeus at Tommy. Pero, gaya na nga sinabi nila, may pagmamahal sila sa mga ano nila eh. Sa mga certain love teams sila, like si Zeus kay Don, si Tommy kay Miho. Pero alam mo ba, hindi lang yun ang mga love nila. Sino pa? Pati yung mga abs nila, love na love nila. At kung gaano nila ka-love ang kanilang mga pandesal, ito po, panoorin natin, first time sa online. You see them? You see them, right? You see them coming in, right? By the end of this month, hopefully I'll have abs. You? Uy, teka lang, grabe. Gagayahin na rin natin. Paano yun? One, two. Okay, I'm gonna have abs at the end of this month. Oh my gosh. That's oh my so gosh, cool. You know. Alam mo, paano kayong ganun yung mga boss ng mga nag-workout, di ba? Ay, pare, ano ba yung latest chika dyan, pare? Alam mo ba si Eklabush? Pero ay, grabe. Hanas wale. Ito, magiging basher lang ako ni Billy tsaka ni Jimboy. Oh. Ganyan kaya sila, pero ang lakas sila mag-rise. Pagkainan, ang lakas nung dalawa kumain, kahit bread pinapatulan. Sige nga, enlighten us, Coach Enchong. Ano ba ang gagawin para magkaroon ng matinding abs? Dapat, you move more than what you eat. You move more than what you... Pag kumakain ka naman, you move naman din, di ba? More pa. Magkano pa nga. More pa. More pa. Pero may certain diet ba na kailangan? So imagine how much I move because the amount of food that I eat. Okay. Ikaw na. Hindi. Hindi, sinasabi ko lang na kailangan... Okay, hahaba. Kagabi nga ay napanood natin ang pagpasok ni Queen Mother Carla Estrada sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi lingit sa marami ang pagiging disciplinarian niya. Mm. Kita naman natin kay DJ. Totoo na. Pero siyempre, nurturing at caring din siya. At isa siya sa pagpapakita ng caring side niya sa pagbibigay payo sa isang kanyang mga... Hindi, sa kanyang mga anak, di ba? At narito ang isa po na payo na ibinihagi niya kay Miho na kapwa niya single mom. Alright, first time sa online. Push! Ikaw, single ka na dumating dito. Pero may anak ka. Oo. Single pa ako. Matagal ka nang iwalay. Opo, nung unang una po ako, siguro nung buntis ako, wala na po. Ba't ilang taon na? Limang taon na po yung anak ko eh, kaya... Ilang taon ka ba ngayon? 22 po. 5 years old na yung anak mo? Nang taong ka nagbuntis? 16 po. Ha? Kaka-period mo lang? Bongga ka dahi. Nasaan? Girl or boy? Girl po. Nasaan? Japan po. Kay mama mo. Ano pangalan? Para anak ko po? Oo. Aimee po. Grabe, ang bata mo nag-anak. Kala ko ako na yung pinakamabatang nagka-anak eh. Ilan taon? Ilan taon po ba? I was 19. Pareho tayong mami na eh. Ito yung masishare ko sa'yo because hindi ako natuto nung first, second, third, fourth. Tapos ngayon, single ako ulit. But I've never been married. I always tell my children that what happened to me ay hindi tama. Huwag niyong gayahin. Ang gagawin mo, never lie to your child. Huwag ka magsisinungaling sa anak mo.
you tell her bago niya marinig sa ibang tao. Because pag narinig niya sa ibang tao yun, doon nagsastart maging rebelde. So pag nagtanong, anak, simplehan lang ang sagot. Hindi mo kailan ikwento yung buong scenario. So ako, I just tell, hindi na kami magkasundo ng dad mo, but we're friends. So titiisin mo lahat yon, kailan mo kaibiganin para maganda yung relationship nila. That's your obligation to your son. Na makakasama pa rin niya yung dad. But iba-ibang sitwasyon ah. Kinikwento ko lang yung sitwasyon ko, kaya naging maayos. Ayun, piece of advice coming from the queen. Wrong mother question. Yes. So tingin mo may effect yun sa mga anak? Siguro naman, kasi syempre... Kasi di ba parang kapag pag walang nakikitang father figure, do you think may effect ba yun? Ako, for the longest time kasi, may pinsan akong ganun eh, na ganun din nangyari sa buhay niya. Sila, palagi na sinasabi sa akin, sa kaduluduluan ng araw, you have a choice to make. Mm-hmm. Kahit ano man scenario nangyari sa buhay mo, may choice ka. Although, ako, I don't wanna judge people kasi iba't iba naman talaga yung mga pinagalingan natin. Yeah, I mean, modern family, right? Oo. Kaso lang, kung ilalagay mo rin yung posisyon mo sa pwesto nila, minsan hindi mo rin sila masisisi. Yung mga anak na minsan magrebelde, na iba yung gawin, kasi hindi mo naman naranasan yun eh. Tsaka, ibang-iba yung mga circumstances, situations na nangyayari sa'yo. Exactly. Who are we to judge? Mm-hmm. Diba? I mean, we all have different stories. Pero ang ganda nung sinabi ni ni Queen Mother, iba't ibang scenarios, iba't ibang sitwasyon, ito yung binibigay kong payo sa inyo. Sana matuto kayo. Dapat manggaling talaga sa ina yung mga sinasabi niya para sa kanyang mga anak, hindi sa ibang tao. Oo. Kaya, feeling ko ang ganda ng pagpapalaki kay DJ. Kasi nasimula na ni Tita Carla. And, at ang swerte ng housemates, syempre, kasi nabigyan sila ng pagkakataon na marinig yung mga lessons nila. Enlightening moment. Enlightening? Enlightening moment. Ah, tama. At dahil dyan, hanggang December, si Queen Mother sa loob ng bahay ng Queen. Totoo ba yan? Abangan. Kumbaga, tapos na yung PBB, nasa loob pa rin siya. Ay, nagtuturo pa rin. Yes. Ayun, kung sino maganda. Sila ni Kuya Ban. Si Kuya nasan nga pala? Nandiyan lang. Nandiyan lang? Nandiyan lang si Kuya. Sabi ko sa inyo, matanda na yun eh. Pero baka bago pa tayo marinig ni Kuya, panoorin muna natin mga kaganapan live na live ngayon sa loob ng bahay ni Kuya. Pasok, direct Oli. Magtago muna sa ilalim ng upuan. Oh, please wait. Alright, let's go. Okay, please wait. Ayan na! Daniel pa rin yun. Team song niya ni Gretchen. Ni Daniel. ni Gretchen. At grabe, kasi itong song na to, it really changed the musical scene or the musical influence of the Filipinos, lalo na towards the teens. Kasi nung kinanta to na ating Teen King, talagang nagbago, nagwala ang mga kapakinan natin. Pakinggan natin. I think, nag-iisa sa puso ko, di kaya di na ba magbabago? Kaya ako pinili sa dami na
sa mga songwriters kapag dating sa novelty. Di ba? Kasi yung novelty natin dati, 8-8, spaghetti pa baba. Now, yung novelty songs natin, parang tiyan mo, mas malaman, mas simple lang pero may tagos eh. Yes, di ba? Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita, kata. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita, pagka. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita, kata. Nasa'yo na ang lahat, di ang puso ko! Ikaw malisig na nasa'yo na ang lahat, na nasa'yo na ang lahat, nasa'yo na ang lahat. Yeah! Woohoo! I sang it for this exclusive. Grabe, exclusive. At malalaman nyo mamaya kung ano talaga ang score na ibinigay ni Queen Mother para kay Bailey. Can I give out a secret? Yes, what's that secret? Kasi nung nasa loob kami, sinasabi ni Bailey, nasa England pa lang siya. He heard about Daniel. Oh. So sinerch niya. So, sobrang gusto niya lahat ng mga kanta ni Daniel. So, yung buong album niya, minemorize niya. Ah, ganun? Yes. At marunong na siya. Hindi pa siya marunong kaya, Tagalog siya mo, na ito, ah. Gamay na gamay niya yung nasa iyo na ang lahat. Oo, oh, ang galing, no? So, diba? Tsaka, ang pinagtatawa kasi yung nasa iyo ng lahat, syempre, kailangan mo i-dedicate it to someone, eh. Kanino kaya na i-dedicate yun? Malamang sa'yo. Oh, okay. thank you so much. Kaya ito pala, mga team onliners. Ito ang makikita nyo mamaya sa prime time. Ngayong gabi. Oh my gosh, that's my dad! The Queen Mother is in the house. Maligayang pagdating mother na. May ganun. Ang mukha ni DJ, oh. Kiss mommy. I love you, baby bubot. I love you, mommy. Ano kaya ang task ng second celebrity house guest? Possibly ang girls room malinis. Hindi kayo sinisipon dyan. Grabe kayo. EBB 737. Sila ang mga nominado sa loob ng bahay ni Kuya, si Jameson. Helping my family, that's like one of my main purposes in life. Si Richard. The hug I had with my dad kanina was probably the longest hug. Felt that he was really proud of me. Si Zeus. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral, kaya ko na makatulong. Text BB space name of housemate and send to 2366. 50 centavos for ABS-CBN Mobile, Smart Talk and Text, Sun Cellular, Globe Prepaid and TM subscribers. 1 peso to Globe Postpaid subscriber. Only 1 vote per SIM. Pinoy Big Brother 737. That is right, mga pamilya. Ang 5th eviction night po ng Pinoy Big Brother 737 ay magaganap ngayong Biyernes. Sino kaya kina Jameson, Richard at Zeus ang tuluyan na magpapaalam sa Big Brother House? Malalaman po natin. Kaya naman, itodo-todo na ang inyong pagboto sa housemate na gusto nyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya. BB's sure. Face name of housemate at send sa 2366 for all networks. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa amin dito. Tapos lang. Tapos na naman tayo. Sa pinoybigbrother.com/livechat at napapanood po tayo kasulukoy ngayon sa BB 737 livestream channel on Sky Cable Channel 85. Mamaya po may replay tayo 12 midnight sa GMTV Channel 9. Maraming salamat din kay Mr. Nixon 1 sa pagpunta dito. At bukas naman, mas makikilala po natin si Zusi. Si Zusi kasama ang kanyang mommy. Oo, si Mama! Mama! Alright, don't forget our hashtag for tonight, hashtag PBB737 Queen Mother. Oo, grabe, no? Robbie! Maraming salamat, brother. I will see you next year. Oh, next year, no? Hindi, pero ano. Ang daming mga kaganapan. Maraming salamat po mga kapamilya sa pagtutok nyo dito sa inyong nightly habit. Kami po ang PEB 737 online! At sa mga nagtataka po kung paano pa maka-avail ng promo. Kasi ang daming gusto makapasok na ng bahay ni Kuya. Well, pasensya na po. Tapos na po yung promo. Pero dito sa PEB 737 online, meron po kaming patikim para sa inyo. At kung ano yun, exclusive!
song.